Hi everyone! Welcome to the Tech Reviews. Okay, lilinawin ko muna. Hindi ito Oppo Reno 3 5G. Okay? Reno 3 lang. And I don't think lalabas dito sa Pilipinas ang Reno 3 5G. Anyway, pag-usapan natin ngayon yung phone na to at ano nga ba yung difference nila ng kuya niya, ang Reno 3 Pro. Okay, dito muna tayo sa design. Right away guys, masasabi ko na super gaan ng phone na to. To the point na hindi ako makapaniwalang may hawak na pala akong phone. Sa likod naman, halos same lang sila ng Reno 3 Pro. Malaki lang ang difference pagdating sa camera module. Mas classic kasi itsura ng camera module ng Reno 3. Mabuti na lang din, meron ding headphone jack itong Reno 3. At sa harap naman, meron na siyang teardrop notch, hindi punch hole. Ewan ko, parang mas komportable pa rin ako sa notch kaysa sa punch hole selfie camera na hindi nakagitna. Alam niyo yun? Kayo ba guys? At lastly, mas malaki na ang chin nitong Reno 3 kaysa sa kuya niya. Sa display naman, same lang silang naka 6.4 inches, 1080p at naka AMOLED. Pero for some reason, mas malaki lang yung PPI nitong Reno 3 kesa sa Reno 3 Pro. At to be honest, wala akong nakitang difference when it comes to quality. Ang ganda ng display nitong Reno 3. Alam ko na, mas pansin lang ang chin dito kasi nga mas malaki kesa sa Reno 3 Pro. Okay, sa performance naman, na kanina ka pa gustong pag-usapan, naka MediaTek Helio P90 siya. At kung maaalala nyo, naka Helio P95 ang Reno 3 Pro. At in-explain ko sa first impressions ko sa kanya na magandang chipset yung P95. Kasi bukod sa bago, meron siyang MediaTek Hyper Engine. So, ibig sabihin, maganda yung image processing ng Reno 3 Pro, pati na rin yung overall performance niya. At least, on paper. Pero guys, nung nagamit ko na yung Reno 3, wala akong makitang difference sa performance. Snappy, mabilis mag-open yung mga apps, at lalong-lalo na guys sa gaming. Sabihin ko sa inyo, flagship performance din ang Helio P90. Hindi ako napahiya dito. Same din sila ng GPU na ginamit, PowerVR GM9446. Kaya masasabi ko lang guys, kung hindi mo priority ang image quality, mas practical bilhin itong Reno 3. Naka UFS 2.1 din itong Reno 3. So same lang din sila ng speed ng storage. At speaking of storage, same lang ulit sila ng Reno 3 Pro na meron dedicated micro SD card slot. So makakapaglagay tayo ng extra memory or storage sa kanya. Sa camera, 4 din o 4 din yung camera niya. Pero ang main shooter niya ngayon ay 48 megapixels na lang na merong 1.8 aperture. Yung tatlong camera, same lang dun sa Reno 3 Pro. 13 megapixels na meron 2.4 aperture na telephoto lens, 8 megapixels 2.2 aperture na ultra wide lens, at 2 megapixels na depth sensor. At kung naka Sony IMX686 ang Reno 3 Pro, itong Reno 3 ay naka Sony IMX586 lang. Pero in fairness naman, magandang sensor pa rin yan. At pakita ko sa inyo ngayon guys yung ilang sample images. Okay, dun tayo sa battery. Same lang ulit sila guys. Meron siyang 4,025 mAh na battery at capable pa rin sa VOOC 3.0 30 watts fast charging na in just 73 minutes, fully charged na yung phone na to. Okay, so abangan nyo guys sa full review ng Reno 3 at Reno 3 Pro na rin, yung AnTuTu benchmark, yung full gaming test, full camera review, at yung battery endurance nilang dalawa.
Sa ngayon, mas gusto ko talaga itong Reno 3 kasi sa Reno 3 Pro. Pero kayo guys, anong mas gusto nyo sa dalawa? Again, hindi pa rin officially nalo-launch dito sa Pilipinas ang mga phone na to dahil na rin sa COVID-19. So, hintayin natin in the future guys kapag available na to sa market. For sure, magugulat tayo sa price ng phone na to. Pero kung ako lang naman magkapresyo sa Reno 3, pwede na to sa 24,990 pesos. Para lang sa akin. Pero kayo guys, alin sa dalawang phone yung mas gusto ninyo? At sa tingin nyo, magkano yung Reno 3 kapag nilaunch na dito sa Philippines? So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo itong video. Kung nakatulong, please hit the like button below at mag-subscribe na rin kayo at i-click nyo na rin yung notification bell. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Para sa samot sa aring unboxing and reviews, this is Ulit Tech Reviews.